naging challenge naman tayo lahat. Ano, challenge tayo lahat sa nangyari sa ating buhay. Kakaiba yung nangyari sa mundo. Simula pagkabata, ang tama at mali ay maaga niyang natutuhan. Ang turo ng pamilya na tumulong sa kapwa ay hindi pilit, kundi kanyang kagustuhan, isang batang sabiksal musal at pagkatuto. Alam niya ang halaga ng pagdarasal at mabuting turo, tinuring na musika at inspirasyon, ang kabutihang loob ng kanyang ama't ina. Kahit nang matutong kumanta ang kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Isa lamang po ang aking naiisip kapag binabanggit ang pangalang Mayor Strike B. Revilla. Isang maaasahan, isang matulungin na tao. Napakabilis na pagiging mababang loob niyang klase ng tao. Savior ko siya during my studies. A working public servant. Tumutulong po yan sa mga mahihirap, sa mga walang bahay. Si Boss ang nagpaliwanag ng Bacoor. Pag yan ang naririnig ko, parang nandun ang makikita mo pagbabago sa Bacoor. Lumipas ang panahon, marami na siyang nabasang libro. Sa kanyang paglaki, alam niya ang pagkakaiba ng payapa at magulo. Naging guro niya mga pangit na pangyayari, kaya't natuto siyang tumindig. Kinanta niya ang kanyang pangarap, hindi na tinikom ang bibig. Ngunit bago siyang magsalita, natuto muna siyang makinig. Alam niya ang amoy ng pag-ibig, na may magagawa tayong isang magandang bagay kung lahat tayo ay marunong makinig. Pagkakilala natin kong Strike kasi parang siya kasi napaka-well-loved ng mga teachers. Kasi talagang nakita nila kung papaano sila tulungan ng Ipong Strike. Napaka matulungin niya, mahal na mahal niya ang mga ito. Nagsimula siyang gumawa ng mga proyekto at hindi matatangkin na maganda ang mga epekto. Alam niya ang kahalagahan ng pagtulong, kaya't kahit anong mangyari ay hindi siya umurong. Disiplina sa sarili ang suot niya na balute, pinuyat ng pag-iisip kung ano ang mas makabubuti. Sa kahit anong kalamidad, hindi siya namili ng edad na pakikinggan. Ibibigay niya ng sagad dahil alam niyang walang maliligaw sa daan kung kanyang matutulungan. Sa maghapon lumipas, iuuwi sa tahanan sa pagod na dala, yakap lang ang kasagutan at pagising kinabukasan, handa na ulit lumaban. Kung usapang ama, hindi lang sariling pamilya nasasakupan, dahil tinuring niyang tahanan ang tinitingnan mong bayan. Kung usapang gawa, pwede siyang hindi magsalita. Tanungin mo na lang ang mga tao sa mga bagay na kanyang nagawa. Tumaas man ang posisyon ay hindi pa rin nakalilimot. Kahit anong mangyari, sumasabay pa rin sa iko. Siya po ang nahirang na youngest municipal councilor noong 1995, two-term board member ng Lalawigan ng Cavite, three-term mayor at kauna-unahang city mayor ng Bacoor. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno ay naipatayo ang bagong City Hall o ang Bacoor Government Center, ang Bacoor District Hospital na kilala na po bilang Southern Tagalog Regional Hospital, ang pagiging lungsod ng Bacoor na naisakatuparan noong June 23, 2012. Sa kasalukuyan ay nasa ikalawang termino bilang representante ng ikalawang distrito ng Cavite. Ilan sa kanyang mga panukalang na sa batas, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ang pagpapalawig ng visa ng Philippine Passport at ng Driver's License, naging chairperson ng House Committee on Housing and Urban Development, at kauna-unahang kongresista mula sa Lalawigan ng Cavite na nahirang bilang Deputy Speaker ng 18th Congress. Ang nagsimula at magpapatuloy ng progreso at pagbabago. Strike again, Bacoor, para sa ating nagbabalik na Mayor Strike B. Revilla! Lumipas ang panahon, ang dami na nangyaring hindi inaasahan, kaya't muli siyang babalik para yakapin at alagaan ang mahal mong bayan. Tinulungan niya kami nung hirap ang aming pamilya. Binigyan niya kami ng pag-asa. Tinulungan niya kami nung wala sa aming nagtatanggol. Kahit di niya kami kilala, tinulungan niya ang anak naming sanggol. Tinulungan niya ang mga pagtapos. Binigyan niya kami ng puhunan. Isa siyang mabuting mayor.
Nang dahil sa mga proyekto ni Strike, marami akong natutunan. Alam niya ang kapangyarihan ng pag-ibig, kaya't hindi niya ito itinatago. Hindi siya takot ipakita, kung lalo na sa pagbabago. At kahit anong pagsubok ang binabato ng tadhana, pag-ibig pa rin ang binibigay at kanyang ginagawa. Pwede siyang ilarawan na isang punong hitik sa bunga, paa ay nasa lupa. Kaya siguro siya binabato kasi gumagawa siya ng tama. Isa siyang ilaw sa dilim na handang umalalay. Ibigay niya ang lahat kung bayan na ang nadadamay. Alam niya ang salitang pagod, pero hindi niya ito pinapakita. Madalas din siyang matakot, pero pinili niya ang hindi manghina. Nakangiting iaabot sa iyo ang tulong, kahit wala pang tulog. Basta huwag ka lang mahulog sa kapahamakan. Pinipili niya ang pag-ibig at ayun ang kanyang naiintindihan. Alam niyang kapag dumating sa puntong lahat ng nasa paligid niya ay hindi nakangiti, ibibigay niya ang pag-ibig kahit hindi mo hinihingi. Tinuturing na pamilya ang bayan, sa kahit anong problema ang makikipagsabayan. Ang kanyang panata ay para sa tao, hindi lang para sa sarili. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay kaya niyang humalili. Maraming tanong ang taong bayan, minsan pasigaw, minsan pabulong. Ngunit sa pagkakataong ito, pwede bang ako naman ang magtatanong kung pag-ibig ang usapan? Ay kailan ka pa niyang pinabayaan? Nagawa niya na ito noon at gagawin niya ulit ngayon. Ang pag-ibig ay ako, ang pag-ibig ay ikaw. Makakamtam pag-ibig kung sabay tayong gagawa, sabay tayong sisigaw, sabay tayong gagalaw. Unang hakbang para sa pagbabago na mayroong iisang sayaw. Saan niya po? Kung ano man po yung nagawa niya, ipagpapatuloy ko. At kung anong nararapat at kailangan ng mga eskwelahan at ng mga estudyante, bagong challenge sa atin, sa ating pong lahat, yung haharapin natin. Sana matapos na ang COVID.